Oh, hello mga ka-PBA. Yun, alam nyo po, ako ay natutuwa ngayon sa Commissioner's Cup kasi tatlong independent teams are performing well. Yung pong rain or shine, nung huling laban nila talagang palaban talaga at may chance ang makapunta doon sa next round. O yun namang Phoenix tsaka Converge, mga kanya-kanyang winning streak. So talagang nakakatuwa po at sila ay pumapalag dito po sa mas mayaman at mas maraming star player na kupunan nitong mga dalawang malaking grupo sa PBA. Okay? Speaking of Converge, okay? Yung Converge kasi binili nila yung kanilang franchise sa Alaska. Yung pong page ng Alaska, napapansin ko, official page to ha, may blue check ha, na panayang hirit sa PBA. Na parang napapadalas eh. Oh, na they were able to accomplish a grand slam and multiple championships without having a sister team. Oh, yun yung hirit na pinakabago ng Alaska Aces na page. Napapaisip tuloy ako, posible kaya na bumalik itong Alaska na kumaga gusto niyang baguhin muna yung PBA mula sa labas o pag okay na tsaka siya babalik sa PBA. O malaking development po yun kasi alam naman po natin kung gaano kamahal ng pamilyang Uitengsu ito pong Alaska, yung pong may-ari po niyan. Parating nanonood yan eh. Diba? Yung mula doon sa tatay hanggang doon sa anak, sa pamilya ng anak. So definitely yung pagmamahal sa basketball at sa PBA ay malalim para po sa pamilya nito pong owners ng Alaska. So, yun ang napapaisip ako. At least, meron tayong kakampi mula sa labas na dating membro ng PBA na gustong makita yung pagbabago dito po sa liga. Diba? Na yung mga sister teams na yan, yung mga farm teams na yan, talagang nakakasira po eh. Nawawala yung excitement, nawawala yung fairness. At hindi maganda yung tinuturo sa mga kabataan po natin. Okay, so aside from sa page ng Alaska, humihirit na din po. Hindi mo humihirit, pero sa interview ni Sean Chambers, dating import ng Alaska, ay siya po ay nagsasalita din. Of course, itong si Sean Chambers, kung naalala nyo guys, ako bata ako, naalala ko ito, napakahusay nito. Chambers led Alaska to 6 championship. Yun, so he compared this fabled club's progress to some of today's teams. Sabi niya ito, "We built our team through the draft. We made a few trades." Totoo naman, talagang dinraft nila yung pong kanilang mauhusay na players katulad ni Johnny Abarrientos, Poch Winyo, si Jeffrey Carriazo. O tapos, tinrade nila for Jojo Lastimosa, Hawkins, at si Kenneth Duremdez. Pero kasi nung panahon na yun, wala yung mga farm team na sobrang lugi yung trade na yung star player nila, pinamimigay lang nila. Hindi, nung araw, talagang bawat team, magkakalaban. At pag nag-trade ka, di ba, syempre, bawat team, ayaw nang lugi sila sa trade. So, iba yung panahon talaga nung Alaska. Dagdag pa ni Sean Chambers, "I don't want to get in trouble with the current PBA. I understand how things work. But if you look at the way some of the trades are happening in the PBA now, some of the better players are being traded for role players. It just doesn't feel good or look good even for somebody who lives in California now." Sean Chambers, matagal sa PBA, may malalim din na pagmamahal sa liga. So siguro nasasaktan siya at nalulungkot siya na ganyan na nga yung nangyari. Yung pag-exit ng kanyang dating kupunan dahil hindi na nga makatarungan yung nangyayari dito sa PBA. Oh, Chamber cited CJ Perez, 2018 draft number 1 pick, who San Miguel acquired from Terra Firma last year for Rosser, Escoto, Alolino, and 2 future first round picks. Yung first round picks, kukunin din ng San Miguel pag magaling. "A year later, the Beermen already have 1 championship with Perez in the recent Philippine Cup. The star kid at San Miguel, Perez, he gets traded to San Miguel for 2 guys or 3 guys, but let's be real, he's a superstar. He's a potential national player, and it just doesn't add up, and it doesn't add up to the fans. When Alaska built a team, we built it through the draft. And when you build it through the draft, the way Alaska did, it will have its time to go up and down the flow because everybody else is gonna have an opportunity to really get great players." Yun.
It was like whoever shows up that conference was going to win, or a lot of times the import can make it unbalanced. If you have a really good import that you trust and that can play with your guys, they can help you get to the finals. And that's what happened with Alaska. We had such a connection that helped us win for 5 years. Now, you don't feel the same way. Let's say the teams at the bottom, I think they really have a chance to win now. In the past, let's say Shell came in last in the first conference. O pero nung si Bobby Parks came back for the second conference, they had a chance to win. But now, that's not the case anymore. The teams at the bottom, we all know they don't have a chance to win, that they eventually trade their best players away. O, real talk lang po ito galing kay Sean Chambers. Di ba? Na humihirit sa current PBA. Eh, yan ang frustration po. Kaya hindi na patas yung laban eh. Sana po, I think si MVP Group nakikita na nakakasama sila sa liga. Yung pong isa pa, sana po makita din na hindi na talaga siya nakakatulong, nakakasama na, nagiging baliwala na yung championship. O mag-champion sila, so what? Eh, alam naman natin kung paano ginawa nila para makapag-championship. Diba? So nakakalungkot eh, nawawala ng value eh. Yung pinaghirapan nitong Alaska, nila Sean Chambers na makuha nung mga 90s at nung early 2000s. Nababaliwala lahat kasi nakikita ng mga bata ngayon, ah, ganyan lang ba yung PBA? Ganyan lang ba yan? Hindi nila na-realize na nung araw, eh, napakaganda ng liga na yan. Ngayon kasi yun nga eh, sayang talaga. Dahil dun sa mga sistema na yan, dahil dun sa unfair na practices na yan, nasisira yung kredibilidad ng liga. So, yun lang po yung masasabi natin dito muna. So, thank you very much po. Mamaya, mag-a-update ako regarding sa Doggy League ng Models of Manila. So, abangan nyo po yan. See you po sa next video po natin, mga ka-PBA. Bye-bye.